inungkat po sa website ng WikiLeaks ang makabago o makagarbo. Magagarbong, excuse me po, magagarbong okasyon sa Malacanang noong panahon ng martial law. Sa isa sa mga party, pinagbiis babae pangaraw ang mga general ng hukbong sa nataan. Narito ang pagtutok ni Cara David. Ang pamilya Marcos noong panahon ng kanilang panunungkulan ay kilala sa mga magagarbong party na karaniwang ginagawa sa loob ng palasyo. Dinadaluhan ng mga may sinabi noong panahong iyon, mga maimpluensya at nasa kapangyarihan. Isang magarbong birthday party ni Pangulong Marcos noong 1973 ang paksa ng report sa Washington ni nooy U.S. Ambassador to Manila, William Sullivan. Kabilang ang report ni Sullivan sa mga confidential documents na isinapubliko ng grupong WikiLeaks. Ang paglalarawan ni Sullivan sa dalawang araw na party na inorganisa ni dating First Lady Imelda Marcos, sobra-sobra, masyadong mahaba at aniyay hindi kaaya-aya. Halimbawa daw, lahat ng general daw ng Armed Forces of the Philippines, liban lang kay dating Pangulo at Noy Hepe ng Philippine Constabulary na si Fidel Ramos, ay pinasama sa isang floor show at pinaparada habang nakasuot babae. Marami raw sa militar ang hindi natuwa dito, lalo na ang asawa ng mga general na pinagsuot babae. Tila nag-enjoy daw si Marcos at mukhang di niya napansin ang negatibong pagtanggap ng iba dito. Tanging ang mga anak daw ni Marcos ang tila nahiya sa nangyari. Pero sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Senador Bongbong Marcos, wala siyang natatanda ang pinagsuot babae ang mga general sa isang party. Ang naaalala lang daw niya, isang birthday party ng ama kung saan nag-skit ang mga general ng nakakatawa. Pero si Senate President Juan Ponce Enrile may naaalala ring party noon kung saan pinagsuot babae ang mga Marcos generals. Sa kanyang autobiography, ikinuwento ni Enrile kung paano pinagsuot sina General Fabian Ver, ang Chief of Staff, mga hepe ng Army, Air Force, Navy, pati na si nooy Constabulary Chief Ramos ng grass skirt, high heels, bra at lipstick saka sila pinagsayaw ng hula sa harap ng mga bisita. Tuwang-tuwa raw ang unang ginang noon pero tahimik lang daw na nakaupo ang mga diplomat at mga asawa nila, pati na ang mga bisitang mga banker at businessman. Hiyang-hiya raw noon si Enrile dahil ginawang katatawanan ng mga Marcos ang mga top military official. Patuloy naming sinusubukan makapanayam si dating unang ginang Imelda Marcos at iba pa niyang mga anak para makuhaan ng kanilang pahayag. Cara David na Katutok, 24 Oras.